Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! May sasabihin na po kayo sa akin, Uncle? Akon kasi, mag-birthday na kasi yung anak ko na nasa Amerika. Naisipan kong surprisahin siya. Naisipan ninyong surprisahin ang anak ninyo? May kinalaman ho ba ako? Ay, oo, iha. Malaki ang maitutulong mo. Sa paanong paraan po? Kon kasi, iha. Magkasing katawan kayo ng anak ko. Kaya naisip kong ipasukat sa iyo ang gown na nabili ko, na ibibigay ko sa kanya. Alam kong magugulat ka. Pero ito lang kasi ang alam kong paraan para maibigay ko ang surprise gift ko sa anak ko. Bata pa kasi ay pangarap na niya ang gown na ibibigay ko sa kanya. Kaya sana mapagbigyan mo ko. Pero paano kung hindi magkasya sa anak ninyo dahil maluwang pala o masikip? Hindi rin niya magugustuhan yun. Magkasing katawan kayo ng anak ko. Natitiyak ko na kakasya rin sa kanya kung kakasya sa'yo. At matutuwa siya dahil hindi niya talaga kailanman inisip na maisusot niya ang kanyang paboritong gown. Paano kung lumaki o pamayat na siya ngayon? Malalaman ko kaagad kung nagbago siya ng timbang dahil agad-agad niyang sinasabi sa akin. Ganun po ba? Kaya sana mapagbigyan mo ako maski babayaran kong oras mo. Naku, si Uncle naman. Para kong ibang tao. Kailan po ba ninyo ako ipapasukat? Kailan ba ang day off mo ulit? Sa susunod na Sabado po. Sa Sabado na lamang. Para hindi naman ako masyadong nakakahiya sa'yo. Sige. Pupunta na po ako sa bahay ninyo para isukat ang gown na surprise gift po ninyo sa anak ninyo. Pumayag ba si Monica? Oo. Kaya siguraduhin mo na maisasama mo si Angelo dito sa bahay. Dahil pagkakataon na nila to. Darating kami sa eksaktong oras na sasabihin mo. Mabuti. Siya nga pala. Paano nga pala yung damit na binili mo? Kung saan sasabihin nating para sa anak ko? Di itabi lang natin. At pag nagkatuluyan sila, di ipibigay din natin sa kanya. Talagang nakakursunodahan mong maging manugang si Monica, no? Kahit ano, gagawin mo para lamang siya ang mapangasawa ni Angelo. Iba kasi ang ganda niya, Malatiti at bayani. Kasing gown ang ipapasukat sa iyo ni Uncle Ruding? Gown nga di gown. Ang ibig kong sabihin ay kung maganda ba ang gown na yun. Siyempre naman, surprise gift nga sa anak niya Bakit hindi na lamang siya bumili dun sa Amerika? Ay, tangi. Hindi pa nga nakakarating si Uncle sa Amerika. Papunta pa lang siya. Ano? Ba't nauna ang anak kaysa sa magulang? Ay, nako, bakit bang dami-dami mong tanong? Pakilan ba natin? Sige, maghanda ka na ng susutin mo dahil sasamahan mo ako. Ano ba naman yung suit mo?
Wala ka na bang ibang damit maliban sa suit mo ngayon? Eh, ano bang gusto niyong isuot ko, Mami? Tuxedo? Napakainit ang panahon eh. Pagsusuotin niyo ko ng mainit? Eh, magpulo ka naman. O kaya long sleeves. Bakit? Ano bang masama dito sa suit ko, ha, Mami? Eh, naka-t-shirt ka lang? At naka-short pants? Eh, ano naman kung naka-t-shirt lang ako? Naka-short pants? Eh, kina-uncle din naman ang pupunta natin, ha? Eh, oo nga, pero malay mo, may iba palang tao na naroroon. Eh, di nakakahiyang suit mo. Buti nilang sana kung hindi nila alam na galing ka sa Amerika, eh. Eh, ganun ba yun, Mami? Basta, nakarating ng estay si... Mababago na rin ng pananamit. Tulad yan, pagsusutin niyo ako ng long sleeves eh. Ang init-init ng panahon. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hello. Nasaan na kayo ng anak mo? Eh, nasa daan na kami. Eh, si Monica, nariyan na ba? Eh, oo. Malamang ay nasa daan na rin yun. Eh, nagpahanda ka ba ng pagkain? Oo naman. Para may pagsasaluhan tayong lahat dito. At nang medyo matagal-tagal ang panahon na makakapagkwentuhan ng dalawa. Eh, sino ba yung kausap niyo, Mami? Eh, ang Uncle Ruding mo. Ah, sige. Mamaya na tayo mag-usap, ha? Bye! May siya nga pala. Pagkatapos ng kainan, eh, umalis na tayo kagad. Ano? Anak naman. Bira ka na ngang makadaupang palad ng Uncle Ruding mo, eh. Magmamadali ka pa. Eh, hindi lang naman si Uncle Ruding ang kamag-anak natin dito, eh. Hindi pa nga kami nagkikita ni Daddy. Ay, isa pang ama mong yun. Hindi man lang kumirmi ng bahay. Dumating na tayo lahat-lahat, pero hindi pa tayo nagkikita-kita. Paano? Pagdating ng bahay, itulog na tayo at ang aga-agang umalis. Ay, naka. Hayaan nyo na lang si Daddy, Mami. Anong hayaan? Makikita ng Daddy mo. Mahuli ko lamang sila ng kulasisi niya. Nako, mata lamang ng babaeng yon ang walang latay. Bahay ni Uncle Ruding? Oo. Wow! Ang laki-laki. Ah, may aso pala dito. Oo. Pero lahat naman ng aso nila ay nakakulong. Ah, teka, mag-doorbell na tayo. Oh, Monica! Narin na pala kayo. Sandali lamang at bubuksan ko ang gate. Opo, Uncle! Kanina pa ba kayo? Pumasok kayo. Ah, salamat po. Kararating lang po namin eh. Eh, kayo ba ang inihatid ng tricycle dito? Opo. Ah, siya nga po pala. Ah, Moira, si Uncle Ruding. Ah, Uncle Ruding, si Moira po, kapatid ko. Ikinagagala ko po kayong makilala, Uncle Ruding. Salamat naman at nakarating na tayo. Kanina pa ako nagugutom, Mami. Eh, magbihib ka nga. As a gentleman. Mami naman. Nagbibihib naman ako sa gilagalaw ko eh. Na para bang nasarap ko ng bus ko o ng ibang tao. Pero kayo lang itong kaharap ko eh.
Magbibig pa ba ako? As a gentleman? Ano ba kayo, mami? Ay, ang sa akin lamang ay nagpapaalala lamang ako sa'yo. Ay, lalo na naka-t-shirt ka lang. Mami, na para ka lang nanggaling sa bukid. T-shirt nga lang po ang suit ko, pero may tatak ito. Tignan nyo, original yan. Ay, nako. Ay, sige na, bumaba na tayo at nang makakain na tayo. Ang ganda-ganda mo naman, Monica. Talaga po? Bagay po ba sa akin? Oo, saktong-sakto sa'yo. Ah, sandali lang at may kumakatok. Sandali lang iha. Opo. Good afternoon po, Uncle. Ah, naku, good afternoon naman, pamangkin. Tamang-tamang dating niyo at parating na rin ng pagkain. Kanina pa hangaw ako nagugutom eh. Alam mo, mga paborito mong pagkain ang in-order ko. Kaya alam ko, makakakain ka ng marami. Uncle, tapos na po ba? Kuharin ko na po ba ito? Wow! Napakaganda naman ang babae ito. Naku, may bisita pala kayo. Sorry po. Ah, ate, Angelo. Sandali lamang ha. Ay naku, bagay na bagay talaga sa'yo ang gown na yan ha. Oo nga po eh. Kaso, hindi sa akin naman to. Ah, kung gusto mo, di ibibigay ko na yan sa'yo. Oh, hindi po ba surprise gift po ninyo ito para sa inyong anak? Oo, pero pwede pa naman akong bumili para sa anak ko eh. Ah, huwag na ho. Nakakaya naman po eh. Para po sa anak ninyo ito. Hindi ko po kukunin. Nag-isa ka. Mami, sino ba yung babaeng nakagawin? Si Monica yun, anak. Oh, Monica palang pangalan. Napakagandang pangalan. Anak, pangalan lamang ba ang maganda? Singganda ng kanyang gawan ang kanyang itsura. Kung ganyan lang sana, kagandang babaeng iririto ninyo sa akin. Kahit ngayon, pakakasalan ko na, mami. Ano? Oo, mami. Hindi ko nagbibiro, ha? Eh, aman din lamang na gusto ninyo akong mag-asawa. At may plano pa kayong irito sa akin. Huwag lang, mami. Dahil sa ayos ang gusto ninyo, hindi ang babaeng yan ang pakakasalan ko. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. May isa ka pa palang dapat isukat, pero mamaya na lamang. Kumain muna tayo. Naku, wag na po. Busog pa naman ako eh, dahil nagmerienda muna kami ng kapatid ko bago ako pumunta dito. Oo, pero kanina pa yun. Lumipas na ang panahon. Ah, tignan mong oras oh. Mag-aalas dos na ng tanghali, kaya kumain muna kayo ng kapatid mo. Kasabay kami bago kayo umuwi sa inyo. Napakaganda namang dalaga ito. Eh, parang may kawig na artista. Si auntie naman, pinapalambot niya ang tuhod ko. Eh, totoo naman ang sinasabi ko, iha. Siya nga pala, makisabay ka na sa amin. Eh, hindi ba, Rudeng? Makikisabay na sa atin si Monica sa pagkain. Niyayaya ko nga po sila ng kapatid niya eh. At masama raw tanggihan ng grasya. Kaya halina kayo, makisabay na kayo sa tanghalian.
Ay, oo. Dito kakain si Monica. Aaling maring, pakihanda ng panglamesa. Kakain na ho kami. Nang kumain, Monica. Huwag kang mahiya. Ito pa, oh. Masarap yan. Naku naman, Auntie. Nilagyan pa ninyo ang plato ko ng pagkain. Oo. Para mananatili kang malusog at maganda ang pangangatawan. Ah, salamat na lamang po. Pero medyo nagda-diet po ako eh. Eh, ilang taon ka na ba, Monica? 22 po. Eh, naku. Magkasing edad pala kayo ng anak ko. Bagay na bagay kayong dalawa. Ako? Oo. At gusto ko, ikaw ang maging asawa ng anak ko. Ano ho? Sige po, Auntie. Alis na po kami ng kapatid ko. Sana hindi ito yung unang huli nating pagkikita at pag-uusap. Oo naman. Pwede ba kung dumalo sa bahay niyo? Bukas ang aming bahay sa kahit sino. Huwag lang bastos. Sinisiguro ko sa'yo. Hindi ako bastos. Ngayon pa lang eh, nagpapasalamat na ako. At nagpapuna ka na bisitahin kita sa inyong tahanan. Bihis na bihis ka. Alis ka ba? Papunta ko sa bahay ni na Uncle Ruding. Pupunta ka sa bahay ng Uncle Ruding mo? Anong gagawin mo doon? Magpapasama lamang ako sa kanina papunta sa bahay ni na Monica. Anak, nagustuhan mo pala si Monica. Mami, gusto ko makasal na kami. Bago tayo bumalik sa Amerika. Teka muna. Dahan-dahan naman, anak. Hindi ka pa nga nakapaniligaw eh. Kasal na kaagad. Ano ko ba sanang hinihintay? Dati, atat na atat kayong mag-asawa na ako. Ito na yung mami, yung panahon. At ang gusto ko, si Monica, gusto ko siyang pakasalan sa simbahan kapag nagustuhan niya ako. Teka lang, may kumakatok. Sino kaya ito? Sadali lang! Dito ho ba ang bahay ni Miss Monica Sandoval? Dito nga. Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Kayo pala ang mother ni Monica. Magandang gabi ho. Inay, sino po ang... Ikaw? Subaybayan ang susunod na mangyayari sa buhay ni Monica.
mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang